Araw mga kabaksik, ngayong araw ang ating pag-uusapan ay kung paano sumikat si Janel Casimero sa abroad at kilala rin sa palayaw na Quadruelas. Ang unang laban ni Casimero sa abroad ay noong December 19, 2009 laban kay Cesar Cancela na may record na 28 na panalo at 2 talo at 22 na panalo nito ay bayan knockout. Kaganapin ang laban nila sa Dennis Martinez National Stadium, Managua. Paglalabanan nila ang WBO entering junior flyweight title. At ang ating pambato na Pinoy ay may record na 13 wins, 8 talo at 7 panalo nito ay via knockout. Sa round 1 pa lang ay nakatikim na ng right hook itong si Cancela. At pinaulanan ng maraming suntok sa katawan. Naging mainit ang laban nila at nagpaulan ng maraming suntok ang dalawang boksingero. Sa round 9 naman ay napaulan naman ng maraming suntok si Cancela pero hindi ito ininda ng ating boksingero. At umabot sa round 11 ay dito na nakakita ng butas ang ating kababayan at tumama ang kanyang right hook sa mukha ni Cancela. Hindi na binilangan ng referee at tuluyan ng hininto ang laban. Panalo si Casimero via knockout sa round 11 at umangat ang kargada nito na 15 wins, no losses. At napanalunan niya ang WBO entering junior flyweight title. Lalong sumikat ang pangalan ni General Casimero Quadruelas dahil sa kontrobersyal na laban nila ni Luis Alberto Lasarte at pumutok sa media at sa larangan ng boxing. Ginanap ang laban nila noong February 20, 2012 sa Club Once Unidos, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Pinaglabanan nila ang IBF entering junior flyweight title. Round 1 pa lang ay naging mainit na ang kanilang laban. At sa hindi sinadya ay na-headbutt sila Sarti at galit na galit. Thank you.
Nagkalahati naman si Lazarte ng suntok kahit inaawat na ng referee. At ang Rabbit Francis binawasan naman ang puntos si Casemiro dahil sa pagpatid nito kay Lazarte. At tinawagan naman si Casemiro ng knockdown kahit hindi naman tumama ang suntok ni Lazarte at sa luna ito tumama. Tuloy pa rin ang blue-blue na suntok ni Lazarte. At puro warning lang ang tinawag ng referee. Sa paulit-ulit na rabbit punches na ginawa ni Lazarte, dito na siya't binawasan ng puntos. At may pagkagat-kagat pa ito sa balikat ni Casemiro. Sa round 9 ay dito na tumama ang right hook ni Casemiro at bumagsak si Lazarte at nasib by the bell. Sa round 10 ay dito na pinaulanan ng suntok ni Casemiro sa Lazarte at tuluyan ng hininto ang laban ng referee. Dito na nag-umpisang nagbato ng mga bote ang mga tao kay Casemiro. At tuluyan ng naging riot ang naganap pati kampo ni Casemiro ay sinuntok na rin ang kampo ni Lazarte. Pati mga silya at ay binato na rin sa loob ng ring. Dahil sa kontrobersyal nangyari, ay muntik nang iban ang Argentina ang larong boxing. At noong September 10, 2016 ay naging undercard si Casemiro sa laban ni Golovkin at Brock na pinaglalabanan nila ang World Middleweight title. At si Casemiro naman ay dinipinsahan naman ang kanyang IBF World Flyweight title laban kay Charlie Edwards na may kargada na 8 wins walang talo at 3 sa panalo nito ay bayan knockout. Samantala naman si Casemiro ay may kargada na 22 wins 3 talo at 14 na panalo nito ay bayan knockout. Ginanap ang laban nila sa The O2 Arena, London, England. Sa weigh-in pa lang ay suminyas na si Edward na gusto na niyang kunin ang belt. At may sumigaw rin na the new. So ibig sabihin, minaliit nila ang kakayahan ni Casemiro. At sa round 1 pa lang ay naging agresibo na ang dalawang boksingero. At umabot sa round 7 ay tumama ang malinis na uppercut ni Casemiro dahilan para mahilo si Edward.
Martin ay dito na bumagsak si Edward nang tumama ang left hook nito sa paa. Pero nakabangon pa ito at hindi na tumagal, itinigil na rin ng referee ang laban. At nanalo si Casemiro via knockout sa loob ng round 10, 1 minuto at 50 segundo. At nadipinsahan ni Casemiro ang kanyang IBF World Flyweight title. November 30, 2019. General Casimiro versus Giuliani Titi. Binanap ang laban nila sa Arena Birmingham. Pinaglalabanan nila ang WBO World Bantamweight title at si Casimiro ay ang challenger. At kasalukuyang may kargada na 28 na panalo at 4 na talo. At 19 na panalo nito ay via knockout. Samantala naman si Giuliani Titi ay may kargada na 28 na panalo, 3 talo at 21 na panalo by knockout. Naging popular lamang itong si Giuliani Titi dahil sa titulong hinahawakan nito, pinakamabilis na KO sa pagdepensa ng kanyang belt. At minaliit rin ang kakayahan ni Casimiro. Dahil hindi pa nga tapos ang laban nila, ay gusto na niyang labanan si Inoue. Sa round 1 pa lang ay naging agresibo na ang dalawang boxer. At nang umabot na round 3 ay dito na bumagsak si Casimiro. At nang umabot na sa round 3 ay dito na napabagsak ni Casimiro si Giuliani Titi. Nakatikim ng body shoot at sinundan ng dalawang right hook. Kitang-kita naman natin na hilong-hilo pa si Giuliani Titi, pero nakabangon pa rin. Kahit alam na ni Casimiro na hilong-hilo na si Giuliani Titi, ay di pa rin ito nagkumpiyansa. At magsak ulit si Giuliani Titi at di na rin nagtagal at tinigil na ng referee ang laban. Panalo na naman si Casimiro via knockout sa round 3. 2 minuto at 14 na segundo. At napanalunan ni General Cuadro Alas Casimiro ang WBO World Bantamweight